Guadalupe, ina ng lahat ng buhay, na nagpakita't nagpahayag sa iyong nais ng maghandog at mag-alay ng iyong pag-ibig, ng awa, tulong at kalinga sa lahat ng lahi, ng magandog at mag-alay ng iyong pag-ibig, ng awa, tulong at kalinga sa lahat ng lahi. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon ay atin pong gunitain ang mahal na Birhen Maria ng Guadalupe. Sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay narito sa loob sa, at naugnay sa pamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at babang social media, at na cross-posting sa iba't ibang paraan sa ating Basilica Minor at Pambansang Nambana ni Jesus Nazareno, at ang mga iba't ibang mga intensyon sa mga naghahatid sa araw ngayon. Ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo't higit na sa Israel at sa Ukraine. Ang intensyon natin para sa isang tagumpay na paglalakbay bilang simbahang sinodal. Intensyon din para sa namatay na pari na si Padre Martin Pirik. Mga aming na mahal kong mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkalob mo sa amin ang lakas upang alalayan kaming mga mahihina ngayong ginugunita ang mahal na Birhen ng Guadalupe. Kaming idinadalangin niya'y makabango nawa sa pagkalugmok sa kasalanan. Iniluluhog namin ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Sinabi ng Panginoon, umawit ka sa kagalakan, bayan ng Sion, pagkat maninirahan na ako sa piling mo. Sa araw na iyon, maraming bansa ang sama-samang magpupuri sa Panginoon at pasasakop sa Kanya. Siya'y maninirahan sa gitna ninyo. Sa gayon, malalaman ninyong sinugo ako ng Panginoon. Muli niyang kukupkupin, ituturing na kanyang sarili, at itatangi ang Jerusalem. Mananahimik sa harapan ng Panginoon
ang lahat ng nilalang, pagkat siya'y tumindig mula sa kanyang templo, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Anak, suma sa iyo ang pagpapala ng Diyos na kataas-taasan. Higit kang pinagpala kaysa lahat ng babae sa lupa. Purihin ang Panginoon, ang Diyos na lumalang sa langit at lupa. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Ang pananalig sa Diyos na nagudyok sa iyo ay hindi mapaparam sa isip ng mga tao habang ginugunita nila ang kapangyarihan ng Diyos. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Magsitay na po lahat. Alleluia, 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 alleluia. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, Diyos ay kapiling mo't wina. Alleluia, 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 alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Naglumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kahit sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Hesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angka ni Jacob magpakailanman. At ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paano mangyari ito? Gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya ay baog. Ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao. Sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon.
mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Ngayon ay ating ginugunita ang isa sa mga patronisa o patron ng ating bansa, ang mahal na Birhen Maria ng Guadalupe. At itong ating paggunita sa kanya ay siyang paghanda rin para sa ating pag-alaala sa Pasko ng kapanganakan ng ating Poong Hesus Nazareno o Christmas. At sa ating araw ngayon, ay ating naalaala ang pagpapakita ng Mahal na Birhen Maria mula 9 hanggang 12 ng Disyembre kay Juan Diego doon sa Tituac Calupi o Guadalupe, Mexico, upang himukin ang mga tao na magiging matapat sa kanilang pananalig at mamuhay sa kabutihan at ayon sa daan ng pagtatalima sa kalooban ng Diyos. Kayo po, ang ating unang pagbasa ay nagpalala sa atin ng hula ng isang propeta, si Karaya, na magalak ang Sion at Jerusalem sapagkat maninirahan sa gitna nila ang Diyos. At ang maninirahan na Diyos, ito rin ang pagtupad sa hula ni hindi lang ni Zacarias kay Propeta Isaias, Kapitulo 7, Verso 14, na masapiling nila ang Diyos. Kayo po ang ating salmong tugunan na mula sa aklat ni Judith, Kapitulo 13, ay nagpapahayag ng pupupuri ng bayan ng Diyos. Sapagkat ang pagpapala ng Diyos ng katastaasan ay suma sa kanila. At itong suma sa kanila na Diyos, mas hapiling ang Diyos o kaya maging kasama ang Diyos, ay natupad ngayon na ating napakinggan sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 1, Verso 26 hanggang 38, na sa nakatakdang panahon, yung nakatakdang panahon ay Kairos, dahil iba po ang Kronos. Ang Kronos, ibig sabihin na ang araw, ang oras, ang tinatawag nating linear calendar, ang Kairos ay talagang nakatakda na panahon, kakaiba na panahon. Sinugo ng Diyos si Anghel Gabriel upang ipahayag kay Santa Maria doon sa Nazareth, Galilea, na siya ay hinirang na magiging ina ng Mesiyas, ng tagapagligtas natin, ng ating Poong Hesus Nazareno. Kaya sa versikulo 28, sinasabi ng anghel na kalugod-lugod ka sa Diyos. Sa salita po na pagkasulat dito sa Koinoko na Griego, sapagkat ang New Testament ay nakasulat sa Koinoko na Griego, ang versikulo 28, ang salita po na nakalagay doon, pizza ritomini. Pizza ritomini mula po sa root word na charis, biyaya, o kaloob. Pagka mayroon pong dugtong na tomini, pizza ritomini, ang ibig sabihin, nag-uumapaw. Nag-uumapaw ang biyaya na bigay ng Diyos kay Santa Maria. Kaya medyo nagulumihanan si Maria, pero sinabi ni Anghel, huwag kang matakot. Dahil liliman siya ng kapangyarihan ng Diyos. At
Sinabi pa sa kanya na itong pangyayaring ito ay hindi lang sa kanya. Ipinapahayag na rin sa kanyang kamag-anak na si Elizabeth na mula sa kanyang pagkatandaan at baog pa, siya ay nagdadalang tao na at ang dalang tao niya ay ang ating patron na si San Juan Bautista. Dahil sinasabi sa versikulo 31 na walang imposible sa Diyos. Walang hindi mapangyayari sa Diyos. Lahat ay posible dahil sa Diyos. Kaya si Santa Maria sa kanyang pagkarinig itong versikulo 37, kapitulo 1, Ebanghelyo ni San Lucas, na walang imposible sa Diyos, sumagot na si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin sa iyong sinabi." Dalawang salita dito sa versikulo 38 ang dapat nating tingnan. Ang salitang dole. Ang dole, hindi lang po alipin. Ito ay lingkod. Si Santa Maria, ang kanyang lingkod ay kakaiba. Kaya tinatawag na siya ay hyperdolia. Ang higit pa sa lahat ng mga lingkod. Lingkod ng Diyos. Kung maalala po natin, ayon sa Proto-Evangelium ni Santiago, na si Santa Maria ay biyaya din kay Ana at Joaquim at siya ay alagad na rin ng Diyos dahil siya ay inilaan sa templo ayon sa pangako ng kanyang mga magulang dahil matanda na rin si Ana at Joaquim, nagkaroon din ng anak at yun ay Santa Maria. At ngayon sa pinagtibay itong versikulo 38 na siya ay lingkod ng Diyos, hyperdolia, na kung saan kanya pong tinanggap. Kanya pong pinanggap at ang unang pagtanggap ng tao, ang unang pag-upo ng tao sa Diyos dahil mula pa sa Paul, no, ang unang mga tao ay sumuway na sa kalooban ng Diyos mula kay Adan at Eva, tuloy-tuloy sa iba't ibang mga tao. May mga propita na kung saan sumunod sa kalooban ng Diyos, pero kalimitan at karamihan ay hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya ang pagsunod ni Santa Maria sa ating Panginoong Diyos ay siyang simula ng panibagong buhay na may kaligtasan. Kaya sa versikulo 31 ngayon, Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 1, sinasabi ng Anghel Gabriel na pangalanan mo ang iyong anak na Jesus. Itong Jesus, sa salitang Hebreo ay Yehoshua. Ang Yehoshua ay dalawang salita. Yahweh, na pinaiksi, naging Yeh, at Usua. Ang ibig sabihin ng Yahweh, ako ay ako, na makita po natin sa aklat ng Exodus, Kapitulo 3, Verso 14. At ito yung pangalan ng Diyos. At Usua, tagapagligtas. Sa pamagitan ni Santa Maria, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Sapagkat sumasa atin ang ating tagapagligtas, sumasa atin ang Mesiyas, ang Kristo, sumasa atin ang magbibigay ng buhay na ganap at ikasiyasya. Salamat sa ating mahal na Birhen Maria. Tayong lahat ay magkaroon ng buhay na may pag-asa, na may kaligtasan, na may buhay na naugnay uli sa ating Panginoong Diyos. Kaya, salamat kay Santa Maria, salamat sa ating Poong Hesus Nazareno, tayo ay nagkaroon ng kaligtasan. Amen? Purihin natin ang Diyos. Tumayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa ating Ama sa tulong ng makapangyarihang pamamagitan ng mahal na Birheng Maria at atin pong itugon, Birhen ng Guadalupe, Ina ng Buhay, ipanalangin mo kami. Birhen ng Guadalupe, Ina ng Buhay, ipanalangin mo kami.
upang ang kaawa-awang pinagdadalang tao sa sinapupunan ay igalang at pahalagahan tulad ng ginawa ng Birhen ng Guadalupe sa ninyo, Jesus. Manalangin tayo. Birhen ng Guadalupe, Ina ng Buhay, ipanalangin mo kami. Sa mga may sakit at iba't ibang kahinaang pisikal, moral at espiritual, ay mag-ukol tayo ng kagalingan upang matamo nila ang kagalingan at lakas, manalangin tayo. Birhen ng Guadalupe, Ina ng Buhay, ipanalangin mo kami. Ating itaas sa Panginoon ang mga nalulungkot, nababahala at nanghihina ang loob at isip dahil sa mga hindi maiwasang problema, manalangin tayo. Birhen ng Guadalupe, Ina ng Buhay, ipanalangin mo kami. Sa umiinting na kultura ng kamatayan, tayo nawang mga deboto ng mahal na Birhen ay lakas loob na sumaksi sa nagpapalayang katotohanan at katarungan, manalangin tayo. Birhen ng Guadalupe, Ina ng Buhay, ipanalangin mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. O Diyos, pakinggan mo nawa ang aming mga panalangin. Kaisa ng mahal na Birhen Maria, ng iyong anak na si Hesus Kristo, na buhay at naghari kaisa ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna lahat. Manalangin kayo, kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagunita namin sa mahal na Birhen ng Guadalupe, hiniling namin ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunan upang kami ay maging handog na ikara lulugod mo kailanman sa pamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Hesus Kristo, ang mahal na Birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na Birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling pumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng anghel sisiawit ng papuri sa rumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kitaasan, pinagpala na paririto sa ngala ng Panginoon, o sana sa kitaasan, magsilod mo ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sumigitan yung Espiritu kayong banal, ang makaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog
para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin yung simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay, may pag-asang sila muling mabuhay, ganin ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria ng Guadalupe, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na ang kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nagagaling na utos sa turo ni Jesus na painatin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilay sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumay niyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Amen.
Kordeo ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordeo ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordeo ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malisarapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Tamis ng umaga ay naaninag ko ang tindi at alab ng pagmamahal mo. Sinukat kay ganda na bighani akong isang dukhang na naglaho. May hagkangalay at ang Diyos na sa'yo, si Jesus na aming Panginoon. Birhen ng Guadalupe, aming ina ng buhay, dinggin yaring hinirang nang sa anak mo'y matulad. Birhen ng Guadalupe, aming pag-asa at gabay, salamat sa iyong habag at magtitiwala sa iyong anak at buhay ko'y tutulad sa kanyang yapak. Ang lahat po ay inanyayahan, lalo na po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan. Sa ating third parish-wide Advent Recollection Series, kayong pong araw na ito sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan na may temang misyon. Ang ating tagapagsalita sa araw na ito ay si Reverend Father Jerome Marquez, SBD, Provincial Superior of the Society of Divine Word, Oroquete Street, Tayuman, Santa Cruz, Manila. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Mari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng ng Finance Office ay ang mga sumusunod kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Meron po tayo mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat.
Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa hayng nagbibigay buhay sa pagitan namin sa mahal na ina ng iyong anak ay magdulot naman sa amin ng iyong kagandang loob upang lagi naming madama ang iyong pagdingap. Sa pangitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia para sa ating piyesta ni Santa Maria, Birhen ng Guadalupe. Salamat sa lahat ng mga narito at lahat ng mga naugnay sa pamagitan ng iba't ibang live streaming, sa iba't ibang social media platform, sa mga nakiisa sa atin, na mga cross-posting ng mga chapels, groups at communities, naway ang inyong panalangin ay ringgay ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga nagbigay ng tulong o donasyon sa Quiapo Church o pamakatulong tayo sa mga kapwa nating mga nangailangan at mahirap. Salamat po sa iyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Poong Jesus Nazareno. Atin pong mga paalaala sa araw na ito, gaya ni Santa Maria, naway sumasang-ayon tayo sa kalooban ng Diyos. Maglalakad tayo kasama ni Maria tungo kay Jesus na ating Panginoong tagapagligtas. Ngayon po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itaas bagya mga bagay-bagay na pabasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno. Inihag mo siya ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kilingan ng kana nagsusumamo sa iyo. Makamtan na Manila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala mga imahin, dasalan, mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pamamagitan ng benisyon ito naway maalal ang pangako ng sa binyag na ikaw ang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umaykang taglay ang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Poong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.